bilang isang ama ng aking dalawang anak, masakit. Nasaktan ako nung malaman ko na ganito ang aking dalawang anak. Pero natanggap, unti-unti ko rin natanggap nung yung kalagayan nila kasi merong kaming nakikita ng mga bata na mas malala pa yung kondisyon sa kanilang anak. Kaya nung nag-uusap kami ng aking asawa, sabi ko sa kanya, mas mapalad pa rin tayo dahil nakakausap tayo, natatawag ang ating pangalan ng ating mga anak. Nung una, sa case ni Justin, natanggap ko kaagad. Pero nung pangalawa, kay Cedric, na nalaman ko na pareho din yung case nila. Ano ba yung sitwasyon na to? Bakit dalawa pa? Ang dami namang mga magulang na ibigay dun sa kanila, bakit ibigay sa amin? Pero nung na-open yung pag-iisip ko na wala na kaming magagawa kasi ito na yung sitwasyon ng dalawang anak ko, parehong ganun. Kami yung mas kailangan nila na umintindi sa kanila. Pero andun talaga yung question sa isip ko na bakit kaming dalawa pa yung ibinigay tapos pareho pang yung case nila. Hindi naman kami mayaman, tapos paano yung pangangailangan nila pag sa araw-araw nila na pang-terapi nila, yun yung ano ko, yung burden ko dun eh. Kompleto naman sila eh, meron lang talaga silang kakaibang sitwasyon na hindi maintindihan ng mga tao, pero kami palang mga magulang ang unang-unang dapat umintindi sa kanila. Kasi siyempre kami yung mag-aaruga sa kanila, kaya pinagkaloob sa atin ni ganito dahil meron isang mahalaga na misyon para sa ating dalawang anak. Napakalaking favor sa aming mag-anak na nakasama kami dito. Nadagdagan yung karunungan namin sa ganitong sitwasyon na hindi lang pala kami yung mga magulang na nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Nakakatuwa at nakaka-bless na meron kang makakausap na magulang na may mga ganitong sitwasyon, masasabi mo yung nararamdaman mo, nasasabi nila yung nararamdaman din nila. Nakaka-bless kasi hindi lang pala kami nag-iisa, marami din palang mga magulang na nakakaranas. Lalo kaming magiging masigasig upang umatend sa mga ganitong camp para madagdagan pa yung mga karunungan namin sa mga ganitong sitwasyon ng mga anak namin. Yung pagbigay pala ng Lord sa ganitong special na mga anak, eh, in-anoint na kami na maging magulang sa mga ganitong mga anak kasi alam ng Lord na kaya namin. Hindi pala natin pwedeng itago o i-deny sa sarili natin, kundi buksan natin yung puso't isipan natin na may plano yung Lord sa bawat mga anak na may kakaibang sitwasyon. Mas ilalapit pala natin yung mga ganitong bata lalo sa Lord kasi gagamitin sila ng Lord sa ministry. Hindi natin alam kung saang part ng church, pero mabibless talaga yung ibang tao pag nakita nila na ganito na ngayong sitwasyon, pero andun yung desire ng bawat mga bata to worship the Lord. Isa puso mo lang si God sa iyo, hindi kanya pababayaan, tutulungan kanya kung ano yung naging, kung ano yung kalagay ng iyong mga anak. Mas maganda yung sa atin magsimula, i-share natin sa church natin, sa ibang mga magulang na meron silang ganitong sitwasyon. Hindi dapat maging matamlay yung isang pamilya na may ganitong sitwasyon, kundi magpalakasan kasama yung church. Maging importante talaga sa isang church na welcome yung mga ganitong mga bata na pumunta mag-worship to the Lord. Natuwa ako kasi nakita ko yung sa God is able. Nakita ko na malaki yung puso nila na talagang binabahagi nila sa mga tao yung kahit hindi nila kakilala na tinutulungan nila. Ako, yun din ang naramdaman ko na gusto kong gayahin ng God is able na tumulong din sa ibang mga nangangailangan. Yung mga anak natin ay napakahalaga sa paningin ng Lord. Yung plano ni God sa atin, kaya tayo binigyan ng ganitong anak para ibahagi din natin sa ibang tao na ganito din ang sitwasyon para tulungan din natin sila. Hindi dapat mawala ng tiwala sa Lord. Hindi yung
tingnan yung sitwasyon ng mga anak, kundi tingnan yung gagawin ng Lord sa mga anak natin. Masakit, pero inanoy tayo ng Lord na maging magulang nila kasi may gagawin yung Lord sa kanila at hindi hadlang ang ganitong sitwasyon na magpatuloy sa Lord. Kumapit sa Lord, palaging mag-pray, walang imposible sa Lord, napakabuti ng Lord. At ang sitwasyon na ito ay makukuha natin ng kalakasan kasi ang Lord ay palagi natin kasama.